Magluluto tayo ngayon ng napakasarap na hindi nakakaumayng lechon kawali. Grabe kasarap! At yan na ang ating main ingredients. Isang kilong limpo. Ilagay na natin sa kawali. At kung napapansin nyo ay nilagyan ko ng dahon ng saging. Yan ay pangdipinsa. Kasi yung sabaw nito ay pahibasan ko. Kaya pangdipinsa yan na hindi siya magdikit yung balat natin sa kawali. Yan na, tinimplahan na natin. Nilagyan na natin ang ating mga ingredients. Ng ating tanglad, isang Norfolk cubes, sibuyas, bawang at luya. At ngayon, lagyan na rin natin ng kalahating kutsarang asin. Okay na rin ang kalahating kutsara kasi paibasan natin yung sabaw nito. Lagyan rin natin ng konting durog na paminta. At timplahan natin ng 4 na kutsarang Nor liquid seasonings at 4 na kutsarang batis. Mas masarap kasi pag pinahibasan yung sabaw niya kasi yung lasa niya mapunta talaga sa karne. Kasi pagpakulaan mo sobrang dami ng sabaw, matapon lang ang lasa, kasayang. Yan na ang panguntrang umay natin, ang Nor sinigang mix. Kalahati lang sa isang pakete nilagay natin, huwag masubrahan ng asim. Pangpaasim kasi yon, kaya wala talagang umay ito, hindi nakakaumay. Yan na, matapos na natin siyang isalang ng mga 20 minutes, ay kailangan natin siyang ibaliktad-baliktad. Baliktad-baliktad lang paminsan-minsan para no talaga ang lasa magkabilaan. Yan ang purpose ng daon ng saging kasi nahibasa na, hindi magdikit yung balat niya sa kawali at dagdag rin sa bango yan. Okay, at na, matapos na natin siyang napakuluan at nahibasa na, hinangon na natin at kailangan natin itusok-tusok ng tinidor para mamaya pag prito natin lalabas ang mantika niya at makakatulong din yon pagka-crispy sa kanya. At nang matapos na natin siyang mapahinga ng isang oras at napalamig at napatuyo, ay kailangan natin siyang isalang sa ating katamtaman lang ang init ng ating mantika. Yan. Nasa medium lang na init yan. Hindi pa natin sinagad kasi ibabalik pa natin mamaya. Ipiprito lang natin yan. Lulutuin lang natin yung karne. Yung balat, mamaya na natin tirahin para mag-crispy talaga siya. Busbusan lang ang balat at hindi ko siya pinirito na katihaya, baka mamaya didikit yung balat sa kawali ay masira. Kaya busbusan lang natin kasi hindi siya nataob ng mantika natin. Timpladong-timplado na yan. Lahat ng tinimpla natin, nanuot na dyan. Wala tayong tinapo na sabaw sa pinaglaga natin sa kanya, kaya nuot talaga ang timpla niyan at hindi nakakaumay. Kasi yung nilagyan natin siya ng yung sinigang mix, hindi nakakaumay kasi medyo masim-asim ng konti ito. Kaya sure ball talaga ang lasa nito. Okay, kailangan muna natin siyang ihango at papahingain natin siya at palamigin ng isang oras din. Papahingain lang siya, palamigin, patuyuin ng isang oras sa harap ng electric fan. Para sureball talagang matuyuan at maglamig siya. Pwede rin ibilad sa araw, pwede rin. Pero sa akin sa electric fan para mabilis. Yan na, ganyan ang itsura niya. Pwede na yan kainin, lutong-luto na, pero kailangan nating pakrispihin ang kanyang balat ng sobrang-sobra. At buhusan natin ng kumukulong mantika. Yan, parang chicharon na yan. Napakasarap. Crispy outside, creamy inside. Ganon ang nito, lasa at ang texture niya. Napaka-crispy ng balat at ang karne sa labas. Pero pag i-slice mo, malambot ang karne sa loob. Kaya juicing-juicy at napakasarap. At napakasarap ng timpla at hindi nakakaumay. Yan na, grabe na yan ka-crispy. Sobrang swabe na yan. Kaya, hindi pa yan tapos. Kailangan pa nating buhusan ng mantika para sure ball talagang super crispy talaga siya. Okay na yan. Isang buhos na lang at pwede na yang ihain. At maraming salamat sa inyong panonood at sana nagustuhan nyo ang video ito. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe. At hanggang sa muli, paalam!